Arkin, tara, labas tayo! Bakit? Magpapalibad tayo ng saranggola, ayaw mo ba? Oh, eto. Pagbilang ko ng tatlo, iyagis mo sa langit yan, ha? O game. Isa, dalawa, tatlo! Bayan, malas. Akala ko lilipad na ng mataas. Eto, tsinelas ko, baka pwede pa natin makuha. Ginagawa mo. Pabato-bato ka pa, ayan tuloy, pati tsinelas mo, sumabit na. Ah, paano yan? Ayan, subong kita kay Lola pag uwi natin. Winala mo na naman yung tsinelas mo. Di naman nawala eh, sumabit lang. Sumbongero ka talaga. Madalas kaming tumakas sa bahay namin, lalo na kapag madami kaming magkakasama. At etong araw na to, ang mission namin ay makapagpalipad ng isang malupit na, oy tara, punta na tayo dun sa park, palipad tayo ng saranggola. O tara, tara. O tara. Huy, sama ako. Madalas kami naglalakad papunta sa park na yon dahil malapit lang naman siya at lalo pang lumapit dahil sa tinatawag naming shortcut. Kasi yung tinitirahan naming apartment noon, merong pintuan sa likod na iba na ang labasan. Pag dito ka dumaan, mapupunta ka sa Encantadia. De charot lang. Asan na yung ginawa nating saranggola? Eto na, ang ginawa nating saranggola. Eto yung may kasamang Infinity sinulid ni Lola. Lola, pahiram muna kami ng sinulid mo, ah. Hoy, ang salamat dami niyan! Salamat, Lola. Balik nila namin natira mamaya. Eto talagang batang to. Hoy, hoy, kanin mo pa? Ay, ibang video pala yun. Kung di nyo pa napanood, eto, panoorin nyo to. Ingit na ako noon bakit yung mga ibang bata napapalipad nila ng ganong kataas yung saranggola. Ngunit kami magpipinsan, hindi namin mapalipad ng mataas. Kaya nagpapatuo kami sa kaibigan namin na marunong magpalipad ng saranggola. Uy, paano mo ba yan napapalipad ng mataas? Hawakan mo lang to habang tumatakbo ka tapos hatak-hatakin mo lang yung tali. Eh, nahatak ko naman yun pag tumatakbo ako eh. Ayaw naman lumipad ng mataas. Baka kasi walang sapat na hangin. Kailangan kasi medyo malakas yung hangin. Sige nga, try ko nga. Gamitan ko ng sipol technique na natutunan ko sa tito ko. Ha? Sipol technique? Oo, para umangin. Hoy, ano pag kinagawa nyo? Kita nyo, nagpapaaraw ako ng anak ko. Sorry po, ate, sorry. Hoy, ano ba yan? Natamaan tuloy si ate. Ni-scam mo naman ata ako eh. Scam ka dyan. Akin na, ako magpapalipad. Ganito, iksian mo muna kasi. Sabi, gamitan mo ng sipol technique ng tito mo para lumakas yung hangin. Ayan na. O, diba? Wow, nice. Sige nga, siguro pagkakataon ko na magpalipad ng saranggola. Ako naman. Oy, umuwi na daw kayo, sabi ni Lola nyo. Kayo na pa kayo hinahanap. Kayo mga bata talaga kayo, kung san-san kayo napapadpad. Uwi na, magmimerienda na daw tayo. Eh, syempre, mas pipiliin kong magmerienda kaysa magpalipad ng saranggola. Kaya hindi na naman natuloy ang pagpalipad ko ng saranggola at umuwi na kami. Merienda is life. Habang lumilipas din ang taon, dumadami ang mga poste at linya ng kuryente dito sa amin. Kaya nung bata ako, sabi ko, paglaki ko, ipapaputol ko lahat ng poste at mga linya ng kuryente dito sa lugar namin para mapalipad ko na tong saranggolang to. Hoy, bakit mo pinaputol yan? Wala na kaming internet. Etong batang to, hindi alam yung ginugusto. Eh, hindi ako makapagpalipad ng saranggola eh. Sumay ko paliparin ko? Ha? Hmm? Ano? Ha? Huwag po, ginawa ulit. Arkin, pupunta daw kayo ng tatay mo sa Malikina. Saan daw, Lola? May pupuntahan daw kayo doon na paliparan ng saranggola.
Wow! Anong gagawin namin dun? Magpapalipad din ba kami? Magpapalipad eh! Di nga kayo marunong magpalipad na saranggola? Oh, Arkin, tara na! Huwag mo nang pakinggan yan si Lola mo. Di rin marunong magpalipad ng saranggola yan. Uy, patok na damay! Naligo ka na ba? Hala, hindi pa ako naliligo. Oo, Daddy. Naligo na ako. Tara na. Masama magsinungaling. Oh, magbihis ka na. Bilisan mo. Baka di na tayo makaabot doon. Dali-dali ako nagbihis kasi sobrang excited ko makakita ng mga nagpapalipad ng saranggola. Oh, tara, alis na tayo. Mang, alis na kami. Oo, sige, ingat kayo. Pagdating namin sa park, nagkwento yung tatay ko sa akin habang naglalakad kami. Dito kami dati tumatambay sa park na to. Madami nagpapalipad ng saranggola dito lalo na noong panahon namin. Ah eh, Daddy, parang wala naman ako nakikitang saranggola eh. Magta-time travel ba tayo sa panahon nyo? Ah ano, hindi. Magta-time travel ka dyan. Kinukwento ko lang, share ko lang. Sobrang init na nga, wala pa rin ako makitang saranggola. Nakakainip. Buti na lang, nalilibang ako sa mga tao at sasakyan na dumadaan. At makalipas ng ilang minuto, habang nakaupo kami at kinakwentuhan ako ng tatay ko. Arkin, ayun o, may nagpapalipad na ng saranggola. At pagtingin ko sa taas, manghang-mangha yung pagmumukha ko kasi sobrang ganda ng mga saranggola. Kumpara ba naman sa hindi namin napapalipad na saranggolang to na hugis diamante lang. Sobrang laki din ng mga saranggola doon at iba't ibang klase. Meron mukhang dragon, meron mukhang butterfly, meron mukhang pagong, puso, buwaya, at eroplano. Sobrang ganda talaga ng mga saranggola na nakita ko noon. Sobrang nakakamangha. Parang gusto ko rin magpalipad kaso hindi talaga ako marunong magpalipad. Nanood lang kami ng tatay ko doon sa paliparan ng saranggola habang nagkukwento siya tungkol sa panahon nila. At maya-maya lang may tumawag sa akin matandang lalaki. Tapos sabi sa akin, "Bato, gusto mo magpalipad ng saranggola? O try mo na. Hawakan mo lang." At ito ang pinakaunang beses na makahawak ako ng tali ng lumilipad na saranggola. Ibig sabihin, hindi pa rin ako nakakapagpalipad ng saranggola. Ako yung napapalipad ng saranggola. Pero guys, dahil bata pa ako nito, ang lagi kong iniisip, ano kayang feeling ng maging isang saranggola? Wow, grabe. Ang saya pala dito sa taas. Uy, yung bahay namin, no, kitang-kita. Hi mga birdie, kamusta kayo? Sarap ng hangin. Ayoko na pala maging saranggola.